Hello, good evening, mga brothers, mga sisters out there. So, simulan sa araw na ito, mga kapatid, meron ako naisip na programa tungkol sa mga sharing about Bible verse, mga Bible verse, mga kapatid. So, naisip ko sa social media, especially, nagsishare din tayo ng mga talents natin, mga dance move, everyone. Naisip ko, bakit di tayo nagsishare ng mga mensahe ng ating mensahe ng galing sa ating mahal na Panginoon. Okay? So, naisip ko mag-share ng mga Bible verse. So, simulan ko yan sa about sa pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. About trust in God, mga kapatid. Dahil sa kapanahon ngayon, mga kapatid, sunod-sunod na ang mga problema na dumadating sa ating buhay. Hanggang dumating sa punto na down na napaka kumbaga ano ba tong term na to? Kumbaga down na tayo talaga sa problema. Kumbaga puno-puno na. Kumbaga parang gusto na natin isisi pati sa ating mga Panginoon, sinisisi na natin ang lahat ng mga kamalasan na dumarating sa ating buhay. At yan ang pinaka malaking pagkakamali, mga kapatid. Ang isisi sa Panginoon ang mga hindi na kumbaga hindi na sagot, halimbawa hindi na sagot yung mga panalangin. Yung iba sa atin, hindi lahat, mga kapatid. Pero may iba sa atin kasi down na talaga eh. Kumbaga puno na talaga sa problema eh. Wala na eh. Kumbaga hindi na alam kung anong gagawin. So mga kapatid, yan ang pagkakamali na huwag na natin isisi sa Panginoon ang lahat. Dahil mga kapatid, yan ang pinaka makasalanan na magawa mo sa ating mahal na Diyos. Mga kapatid, ang Panginoon, mahal tayo ng Panginoon. Mahal tayo lahat ng Panginoon. Alam niya ang mga naranasan natin sa buhay. Ngunit, mga kapatid, ito ay isang pagsubok lamang. Pag sinusubok niya lang tayo, sinusubok niya lang ang ating pagka-faithful sa kanya. Sinusubok niya lang kung hanggang saan talaga ang ating pagka-faithful sa kanya. So, alimbawa, yung mga dasal natin na hindi nasagot, mga kapatid, alam ng Panginoon na mayroong mas bitter para sa minadasal mo na yan. Mayroong alam ng Panginoon na mayroong mas mahalaga pa o mas deserve, mas kumbaga ano ba term na to? Mayroong mas bitter pa sa mga panalangin mo. Mayroon siyang plano, kumbaga, mga kapatid. Okay? So, kailangan natin magtiwala sa mahal na Panginoon. Sabi nga ng Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, sabi dito, sa verse 5,
ng Proverbs chapter 3. Tumiwala ka, o let's say, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. So magtiwala ka sa Panginoon, magtiwala ka lang ano man mangyari, mga kapatid. Huwag kung ano bang iniisip mo diyan sa mga kautakan mo, ha? Kautakan mo. Huwag mong sundin 'yan, okay? So magtiwala ka lang sa Panginoon. And verse 6. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad. At kanyang ituturo ang iyong mga landas. So kilalanin mo, ha? Kilalanin mo ang mahal na Panginoon. Kilalanin mo kung saan ka man pumunta, saan ka man makakarating. Sabi dito sa verse 6 ng Proverbs chapter 3, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. So mga kapatid, sinasabi dito sa verse na ito nga, magtiwala ka lang sa Panginoon. Ano man ang mangyari. Ha? Ha? So mga kapatid, example lang to, ha. Mahal tayo ng Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon. Dahil, tinubos niya nga ang kanyang anak, mga kapatid, para sa ating mga kasalanan. Ginsakripisyo niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo para maligtas tayo sa ating kasalanan. Mahal tayo. So, lahat ng mga problema na yan, mga kapatid, ay pagsubok lang. Pagsubok lang kung hanggang saan tayo. Kung mapalamon ba tayo sa ating kalaban na si Lucifer. Or manatili tayo sa ating mahal na Panginoon hanggang sa dulo ng walang hanggan, mga kapatid. Ha? Wala talagang hanggan yun, mga kapatid. Ha? So, saan ka? Saan ka ba nasa side? Kay Lucifer o kay sa ating mahal na Panginoon? So, ano man ang lahat na to, mga kapatid, is a test. Pagsubok sa buhay. Patatagayin lang ating loob, manalig lang tayo sa ating pananampalataya. Magtiwala tayo sa ating mahal na Panginoon at lahat na yan ay may kapalit. Kumbaga, hanggang sa dulo ay may naghihintay sa iyo na kapayapaan at kasiyahan. Basta magtiwala ka lang sa Panginoon. See? Thank you. Amen.